Pag pistolized ang shotgun mo, never ever do that. Kunyari, wala to ah, tapos sisipatin mo. Wag, no, no. Kasi pag bumalik yan, tatama yan sa ngipin mo, bungi. And it happened na lots of times. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at kasama natin ngayon si Prof. Kiko and si Kuya Mark. Si Prof. Kiko pala ay former professor ng Philippine National Police Academy and pump shotgun shooter. Yes. Si Kuya Mark naman is the first grandmaster ng open shotgun dito sa Pilipinas. So pag-uusapan natin ngayon, shotguns. Shotguns. Okay, so bago naman tayo mag-start, what do you enjoy most about shooting shotguns? For me, very manly. Ito yung parang 4x4 ng mga baril. If we're talking about cars, parang ganyan. Pinaka-brusko. Yan. Kasi pinaka-mahirap kontrolin, sabi nga nila. Uh-huh. Pero hindi naman. It can be controlled like a wild horse. Yeah, kumbaga, you hate it so much that you will fall in love with it. Parang gano'n. Uh-huh. Parang gano'n. Sa una, talaga masakit. Pero pag natayin mo yan, nakabisa mo ba, masarap. Shotgun, kasi it's very challenging. Hindi lang, kunyari magbabasa ka ng course of fire, hindi lang it ends there, hindi lang yon. Kasi you have to compute the choke, may choke pa yan, magpapalit ka. You have to compute the ammos na gagamitin mo. Hindi lang basta-basta, well, parang pistol, yun na yung bala mo the entire match. Ito, every stages, magpapalit ka ng bala. According to the distance, according to the required ammunition doon sa stage na yon, and magcho-choke ka pa. So, very laborious. Bago mo matapos yung isang stage, ang dami mong gagawin sa baril mo. Just to finish that. Very technical ang shotgun. Very technical. Yan hindi na alam ng karamihan. It is very technical. Highly technical. Yun, very interesting rin na nabanggit mo yung different types of ammo. Pwede ba natin i-discuss ngayon na para ano ba yung mga types ng shotgun shells and ano kaya yung mga applications? Sige. To start with, this is a slug. Ibig sabihin ng slug, isa lang ang lumalabas. At first, ito, ano to eh? This was used kung sa military purpose, pang mga breach, pambukas ng mga gate, ng doors. Sa sports naman, in-apply natin to. Ito, gagamitin mo to, pambaril lang ng board. Pero ito can reach up to a distance of more than 100. Oh, accurate okay. Pa rin to. 100 meters. Yes. So, malalaki butas talaga nito. Solid to. Isa lang. Unlike yung mga beads. Now, next in line, is the buck. The word itself, buck, parang buck. Yung buck kasi, like, yung animal yan eh. Mm-hmm. They're using it for hunting eh. Big game. Kasi pag ginamitan nyo ng bird shot yon, hindi yan tutumba. Oh, so, gagamitan mo siya ng buck shot. Actually, yung numbers ng buck, same din sa bird, meron siya numbering from 4, 3, 2, 1, 0, 00, and 000. Mas lumalaki yung, habang dumidikit sa 0, lumalaki yung diameter. Yes, kumukunti naman yung laman. Pero, mas tumataba. Mas mataba pa rin. Double buck, ang diameter niya is the same diameter as a 9mm. So, parang limang 9mm ang tumama sa'yo. Walo, actually. Walo. Yeah. Parang ganun. Mm-hmm. Just to give you a perspective. Mm-hmm. So, isang kalabit mo, 9 na 9mm ang tumama sa'yo. Parang ganun. Ganun. Isang buhos. Pero, shotgun to, so pinag-uusapan din ang distance. Ha? Yes. So, iba pa rin yung power nun. Okay, next is the birdshot na tayo. Birdshot. Sa birdshot, madami na yan. Number 4, 5, 6, 7, and 8. Kung napapansin nyo, yung number 4, yun yung mas malaki pa ng konti na beads. Mm-hmm. Yung number 7 and 8, parang asin na lang yan eh. Ah, ganun. Okay. Yes, parang asin na lang yan. From the term na bird, ginagamit kasi nila yan pang hunting ng bird nung araw. Mm-hmm. Tayo ngayon, since wala nang hunting, sa sports na tayo. So, as you can see in the back, may mga plates dyan. So, you try to dope your gun according to sa ammo mo. Kasi, baka hindi naman tumumba pag gumamit ka ng mga lighter loads. So, ito, no, pwede mo ba kami bigyan ng konting tips kung paano mag-shoot ng shotgun? Sure. Yun. Mm-hmm. Alright. Alam naman natin, medyo malakas ang shotgun yes. compared to pistol, PCCs, 22. Uh-huh. Paano ba nila mas makokontrol? First, you need to have yung aggressive stance. Hindi po pwede rito yung medyo lax ang stance mo. Kasi because of the recoil, just like what Guns Pinoy said, malakas ang recoil talaga nito. So you need to brace yourself. One foot forward kung right-handed ka, left foot forward. Tapos, itong buttstock ng shotgun mo, it needs to be in full contact sa shoulder pocket. Okay, like that. Tapos, cheek weld. Yung PC mo, naka-cheek weld. Tapos, you're staring, tingin ka dito sa rib ng barrel ng shotgun mo. A shotgun nga pala, walang rear sight. Okay? All you need to do is look through the rib of the barrel or on top of the barrel. Po-point mo lang. So, yun. Aggressive stance, strong leg behind. Ayan ang tamang posture. Medyo aggressive, parang may sibat na isasaksak. I-add ko na rin. What not to do sa shotgun. Kasi some of us, meron tayong mga sawed-off shotgun, yung mga pistolized, yung mga maliliit, walang butt na ganito. Yes. So you don't have anywhere to shoulder the gun like this, di ba? Mm-hmm.
So, what not to do? Ito nangyari sa amin based on experience to. May mga natatanggalan ng ngipin. Kasi, pag pistolized ang shotgun mo, never ever do that. Kunyari, wala to ha. Tapos sisipatin mo. No. Kasi, pag bumalik yan, tatama yan sa ngipin mo, bungi. And it happened na lots of times. Sa mga, nung bata kami, we did that. Walang nagturo. So ngayon, tinuturo na namin, never do it. Kung puputok kayo ng pistolized shotgun, yun ang baril nyo sa bahay, dito nyo siya kunin at hawakan mo mabuti. Ganyan lang siya iputok. Ganyan. Wag na wag mong sisipatin at gagamitin yung front and rear sight, tanggal ang ngipin mo. So never do that. Yeah. So practical shooting, there are two ways to load a shotgun. Belly up at saka strong hand. Ngayon, didemo ko muna yung strong hand. Lalagay mo sa shoulder ng strong hand mo, yung loading port, kita mo, then grab around, dalawa, push it on the lifter, then pupush mo lang na ganun. Ito, dual loading, pero pag hinawakan mo, apat, quad loading. Ayan, apat na bala. Two, and then, puno na chamber ko. Ayan. So yun ang quad loading. Apat na bala yung kinakarga mo. Okay? Isang kuha lang. May dalawa, merong apat. Okay? Ngayon, I'll proceed sa belly up or weak hand loading. Ang gagamitin mo, yung weak hand mo to load your shotgun. Okay? Belly up, nakaganyan, ipitin mo lang sa kilikili mo. Kuha ng dalawang bala. Ganun ulit. Lagay sa loading port. Then, push. Okay. Pero Kuya Kiko, how about naman sa mga halimbawa, tao na hindi pa naman talaga nagko-compete like for their home, may way ba tayo on how to do the reload? Yeah, this is the basic. Halimbawa, naka-aim ka, kailangan mo mag-load, pwede may ganun lang yan. Kumuha ka na isang bala, sa ilalim mo, lalagay. Yan, lagay na isa. Yan, traditional. Tapos, pagka pumutok na yung baril mo, nag-open, pwede mo nang laglagan sa chamber. Pwede mo nang laglagan siya. Sa chamber, direkta na. Tapos yun, puputok mo na lang. Okay? So, pwede kang mag-load sa chamber, pwedeng sa tube through the loading port. Okay, those are the ways to load a shotgun. Okay, so, mag-shoot na kami. Quad loading. 2, 4, 6, 8, hanggang 10 lang to. 10. Sir, are you ready? Stand by. Oh, so this is open division shotgun. So we're going to explain to you paano ka mag-load on condition 1 sa open division. It's very simple, unlike the pump. So condition 1, one on chamber. Yan. So open division, you're only allowed 10 in the magazine and one on chamber. Ganun. All right. Okay. Are you ready? Ready. Stand by. There, are you ready? Ready. Stand by. Okay, so yun, no? We had really fun day today dito sa range with Kuya Mark, Prof. Kiko. Thank you. Yeah, thank you. It's an honor. Fight din namin kayo sa page namin and YouTube channel, mm-hmm. Diba? Shogun Mo. Ayan. Shogun Mo. Yeah. Shogun Mo. Yeah. Nude naman kayo doon. Yeah. See you guys. Alright, thank you po. So, yun lang naman mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Big shout out po sa ating page sponsors, Luminox, MTAC Gun Oil, and Raptor Case. Salamat po sa panonood. Nakita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.